What's up mga idol, sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na walang backlight. Ang model nito ay Samsung A20s. Nasunog po ang pyesa malapit sa LCD connector. At ayun mga idol, ito po yung problema. Kapag i-open po natin, nag-on po siya, nagbabibrate pero walang display. Kahit i-charge po natin ay wala pong makikita. Napalitan na ito ng LCD pati battery. Ayan mga idol, brand new na po ang battery at LCD nito. Ang main problem nito mga idol ay nabasa po ito kaya nawalan po ng ilaw. Pinagawa na po ito at dinala lang ito sa akin mga idol, so hindi daw po naayos, kaya ayan, subukan po natin gawin. At ito po yung napansin ko mga idol, na wala po yung dalawang pyesa banda dito sa LCD connector at kinalawang na talaga. So possible nito mga idol, kapag nababasa na talaga at kalawang na, kapag nilinis po yan ay possible magsitanggalan po yan. Walk-in customer po ito mga idol at iniwan po niya, so kaya ko po nagawa ng video at i-share ko sa inyo kung paanong ito gawin. At ayan na nga mga idol, kitang kita po yung may natanggal na pyesa, dalawa po yan dyan banda sa taas. So connected po yan sa ilaw. Kapag natanggal po yan ay wala talagang ilaw kahit palitan mo ng maraming LCD. At ayun mga idol, tinister ko muna yung pinakalinya. At kung napapansin yung mga idol ay hindi po talaga pumapalo yung positive line ng ilaw. So ayan mga idol, meron po yan diagram. So sundan nyo po ang diagram. At ito mga idol, kitang kita po yung kalawang sa pangalawang linya po ng connector sa taas. So yun po yung positive line. At ayan mga idol, kitang kita po yung mga nasunog o kalawang. Kaya ang ginawa ko dito, ayan, tinanggal ko yung shed para ma-check ang ilaw. At tinister ko po yung pinaka light IC. At kung napapansin yung mga idol, lahat po pumapalo. Ibig sabihin, good po ang light IC. At tinister ko po itong positive line dito sa diode. At ayan mga idol, yun po yung positive line. Yan, ito po, yan, isa lang po ang linya niyan. Papunta po yan dito sa taas. Dahil putol po dito, dahil sa natanggal na pyesa, ang kailangan natin dito ay i-jumper po natin. Paano ba yan i-jumper para magka-ilaw? At ayan mga idol, gamit po tayo ng jumper wire. So wala po itong ground mga idol. Sa paggawa nito mga idol ay wala pong kinalaman sa light IC, sa coil, kundi nasa linya po yan. Nadadamage lang po yan kapag nababasa at kinalawang. So dito po natin i-jumper, ayan mga idol, sa pinaka diode. So iisang connection lang po yan dyan sa pisa na katabi niya mga idol. So meron po yan diagram. So ayan, lagyan po natin ng flux at itap po natin ang jumper wire. Kitang kita po yung jumper natin, so dyan po natin tinap. So ayan, kitang kita po yan. Sa mga gusto matuto nito, panoorin nyo po ang video na to at makatulong po ito, lalo na kung ganito po ang hitsura at wala pong linya ang kanyang connector. So ayan mga idol, dito po natin itap yan sa pangalawang linya ng connector na positive light. At ayan mga idol, takpan muna natin para hindi mabalatan ang wire na ginamit natin. Minsan mga idol, kapag nadidiinan po yan, so pag nabalatan po ang wire ay pwedeng masunog at mawalan din po ng ilaw. At ayun mga idol, so dito po natin itap. So kitang-kita po kanina nung natistira natin yung pangalawang linya ng connector ay wala pong palo. Bago tayo magpatuloy sa ating video, shout out muna tayo dito. Ayan lahat, at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayun mga idol, so itap po natin ng maayos. So nilagay ko po yung screw. At ayan, naglagay po ako ng tip dito. So sa pangalawang linya po ng connector ng LCD, doon na lang po natin itap para mas madali po mapit ang ating jumper wire. Mag-apply po tayo ng flux para mayroon pong liquid at madali pong kumapit ang pinaka jumper wire doon sa pangalawang linya. So ayan mga idol, kitang kita po yun mga idol. Sa mga hindi nakakalam, hindi na po tayo gumamit ng microscope dito. Soldering, jumper wire at mata-mata lang po ang ginamit natin dito. At ayan mga idol, pagkatapos po natin na jumper, kitang kita po yan sa pangalawang paa. At ayan mga idol, itesting po natin mamaya. Huwag po kayong kukurap. So tingnan po natin kung gumana ba ito. Ang solution na ito mga idol, sa mga hindi nakakalam, kapag nababasa lang po ang pinaka unit or nakinalawang at walang linya, ito po yung gagawin nyo po. Huwag nyo pong palitan ng IC, lalo na kung natister ninyo na wala pong palo. So madalas po talaga, ito lang po ang problema, kailangan talagang i-jumper. At idagdag pa natin, bago nyo po gawin ito mga idol, lalo na kung nababasa, ay itry nyo muna sa LCD bago nyo rin po gawin ito. At kapag hindi po umilaw sa bagong LCD, huwag nyo pong palitan ng LCD dahil possible na good pa ang LCD. At kapag umilaw po ang LCD, ay nasa LCD lang po ang tama. So dito mga idol, dahil palitan na po ng LCD at wala pong ilaw. At ayan, nakita nyo naman po kung ano po yung ginawa natin. At ayan, testing na po natin mga lods. So bago na talaga ang battery nito, laki ng gastos ng mayari nito. At ayan, huwag po kayong kurap. At kapag umilaw na yan, at ayan na nga mga idol, 100% umilaw po siya kaagad. So ganun lang po kasimple ang ginawa natin. Nasolve lang po natin sa mahiwagang technique. At ayan mga idol, tinakpan ko pala yung jumper para hindi po magalaw-galaw. Kung napapansin yung mga idol, sa lahat po ng ginawa natin mga A20s na model na nawala na
ng ilaw ay madalas po oil lang po ang pinapalitan natin. Pero dito mga idol, dahil nabasa po ito, kitang kita po yung problema at ginamitan po ng tester. So kailangan nyo rin po ng tester mga idol bago nyo po galawin. At ayun mga idol, meron na pong 1% at ibalik po natin lahat. At tingnan po natin mamaya yan kung mag-touch ba ang napalit na LCD, dahil brand new LCD po ito mga idol. So hindi po natin alam kung mag-touch ba ito or normal ba ito, dahil bago po ang screen at pinaayos po ito sa iba mga idol. So hindi po daw alam gawin ang backlight. Kaya ayan, nakita po ang ating mga video, kaya dinala po sa atin. At ayun mga idol, good as usual naman, 100% naayos po natin. At maraming salamat po sa nagtiwala nito. At ayun mga idol, nag-request din po pala ng video ang may-ari nito, kaya ginawaan ko po ito ng video. At para na rin ma-share ko sa inyo, lalo na sa mga nagsisimula palang gumawa ng cellphone, para matuto din kayo. Sana bago po matapos ang video na to, at sana paki-like po ng video at paki-share at paki-subscribe po ng ating channel, para mas marami po kayong dapat matutunan, lalo na sa mga nagsisimula. At ayun mga idol, naglagay po ako dito ng double-sided tape para bumalik ulit sa normal ang takip niya. Stay tuned lang kayo mga idol, tingnan po natin kung normal na ba ang light ito, natataasan na ba, nabababaan. So ganun po yan mga idol kapag gumawa po kayo ng mga light, lalo na kung nag-jumper kayo mga idol. Minsan kapag short din po ay kusa po yan umilaw at hindi nawawala. At ayun mga idol, iuna po natin, ang bilis po niyang mag-charge, meron na pong 5% ang battery niya. At wag po kayong kuhurap, antayin po natin. So una, ilagay muna natin yung SIM card para ma-check din po natin mamaya kung meron bang signal o wala. Dahil nabasa din po yan mga idol, minsan kapag nababasa ay nawawalan po din niya ng signal. At ayun mga idol, antayin po natin. At kapag nagbukas na ito sa Mino, ay ma-check na po natin ang ilaw niya kung natataasan ba or nabababaan. At ayun na nga mga idol, subukan po natin i-unlock. At ayan na nga mga idol, nag-iilaw po siya, kaso lang mahina. So taasan po natin. At ayan mga idol, natataasan, nabababaan na rin po ang ilaw. So testing natin yung keyboard, normal po ang keyboard. So meron pong password, so hindi na po natin pakialaman. At ayan mga idol, natataasan, nabababaan na po ang ilaw. Ibig sabihin, normal na po ito, na logic na naman natin ang paggawa dito. So ayan mga idol, sa mga nanood nito at naka-encounter kayo ng ganito, subukan nyo po ito. At sigurado ako 100% tested po ang ating gawaan. Maraming salamat mga idol, sana i-support nyo po ating channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood.